Alamin naman natin ang epekto ng bagyong Karding sa Isabela. Puntahan natin roon si Haris Julio. Haris, kumusta ang sitwasyon dyan? Magandang umaga, Tito Johnson. Kung titingin ka dito sa gawing norte, makikita mo na nga yung unti-unting pagbuti ng panahon. Pero dito sa aking background, gawing timog, ay medyo makulimlim pa yung panahon. Pero itong sitwasyon na ito ay mas kalmado na ngayon kumpara sa mga naranasan kaninang mga nakalipas na oras, kung saan nga ay binayo ng pabugso-bugsong ulan at hangin ang mga lalawigan dito sa Cagayan Valley region, particular na dito sa Southern Isabela. Sa kabila nito ay wala pa naman na ipaulat na binabahang lugar dito o lumikas na mga residente dito sa Southern Isabela. Nadaraanan pa rin naman ang mga pangunahing kalsada at tulay, maayos pa ang supply ng kuryente at linya ng komunikasyon. Suspendido naman ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan, maging ang pasok sa mga opisina ng gobyerno, maliban ang mga nasa frontline at emergency services. Sa Nueva Vizcaya, na isinailalim sa signal number 3 dahil sa super bagyong Karding, naranasan ang pabugso-bugso hanggang sa malakas na pag-ulan mula alas 4 ng hapon noong Linggo. Sinabayan ito ng malakas na hangin pagsapit ng alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Ayon sa PDRMO Nueva Vizcaya, nagkaroon ng preemptive evacuation sa ilang bayan dahil sa banta ng pagbaha, pagguho ng lupa at gawa na sa light materials ang mga bahay. Kabilang sa nagpatupad ng preemptive evacuation ang Alfonso Castañeda, kung saan 125 na pamilya ang inilikas sa 4 na evacuation center. Sa Bagabag, 28 pamilya na kinabibilangan ng 83 individual ang dinala sa evacuation center sa Barangay Quirino. 3 pamilya na kinabibilangan ng 7 individual ang inilikas din sa Bayumbong, habang isang pamilya na kinabibilangan ng 5 individual sa Barangay Katarawan, Kasibu, ang voluntaryong lumikas at pumunta muna sa kanilang kaanak. Nakapagtala rin ng landslide sa bahagi ng kalsada sa Bimangco, Antutot, Kasibu, habang pansamantalang isinara ang bahagi ng Nueva Vizcaya, Pangasinan Road sa Barangay Malico, Santa Fe, Nueva Vizcaya bilang precautionary measure dahil sa peligro ng landslide. Ayon pa sa PDRMO, nawalan din ng kuryente ang buong bayan ng Alfonso Castañeda at isang barangay sa Bayumbong. Inaalam pa natin kung naibalik na ngayon ang kuryente. Samantala, sinuspende ni Governor Carlos Padilla ang klase sa lahat ng antas, pribado at pampublikong paaralan ngayong Lunes. Suspendido rin ang pasok ng mga empleyado ng gobyerno, maliban nga sa mga nasa basic health at emergency services. Sa lalawigan ng Quirino, nagkaroon din ng preemptive evacuation. Ayon sa PDRMO Quirino, inilikas ang 8 pamilya sa Difun, 24 na pamilya sa Aglipay, 42 pamilya sa Madela, 22 pamilya sa Nagtipunan at 1 pamilya sa Saguday. Suspendido rin ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan at mga tanggapan ng gobyerno sa Quirino, maliban sa mga nasa frontline at emergency services. Samantala, patuloy ang monitoring ng Magat Dam sa bumababang tubig mula sa watershed areas nito sa Nueva Vizcaya at Ifugao. Nakadepende kasi rito ang kung dadagdagan ang pinakakawalang tubig. Sabado nang magpakawala ng tubig ang dam bilang paghahanda sa ulan ng bagyong Karding. Kinakailangang maibaba sa ligtas na level kung saan kaya pa rin itong saluhin ang ulan at tubig mula sa watershed areas. Sa advisory ng NIA Maris kaninang alas 2 ng madaling araw ay nasa 162 cubic meters per second o katumbas ng 810 drams ng tubig ang pinakakawalan. Nasa 186.52 meters above sea level ang water elevation, kulang ng 3 metro para maabot ang spilling level na 190 meters above sea level. Paalala pa rin, Tito Johnson, ng NIA Maris na iwasan ang pagpunta o pagtawid sa Magat River dahil sa posibleng pagtaas nito. Hindi lamang dahil sa pinakawalang tubig ng dam, kundi pati na rin ang mga nagmumulang tubig sa tributary rivers at pag-ulan. Umiiral din ngayon na pa rin dito ngayon sa buong probinsya ng Isabela ang liquor ban at no sale policy.